Nais na nakambang taas pasay sa MRT at LRT, makakausap natin si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Magandang tanghali po, Representative Colmenares. Magandang tanghali din po, Rafi, at sa mga viewers ninyo. Opo. Congressman, ano pong posisyon ng inyong grupo dito sa nakambang taas pasay sa MRT at LRT? I understand, meron kayong dapat ihahain na kaso para sana mapigilan ito. Ano pong latest dito? Well, ang posisyon namin, of course, is unreasonable, no? Yung rate increase na yan. Tatlong grounds, no? Una, wala silang hearing na nilunsad. Pagtaas ng presyo ng pamatay sa jeep, may hearing, How much more itong MRT na ginagamit ng marami, no? Pangalawa, may budget na 11 billion na binigay sa kanila para naman sa pag-rehab ng MRT, LRT. Pero ngayon, sisingil pa rin sila para rin daw sa rehab. So saan pupunta yung perang yon? At pangatlo, hindi kami maniniwalang nalulugi ang MRT, LRT. Sila lang ang may monopoly ng mass transport dito sa Metro Manila. Paano ka malulugi, di ba? Mm-hmm. At parang ikaw lang mag-isa ang nagbibenta ng bigas sa buong Metro Manila. So talagang imposibleng nalulugi sila at walang katuturan itong rate increase. So magpa-file kami ng petition sa Monday or Tuesday sa Korte Suprema para harangin ang unjustified rate increase na ito na pasanin ng taong bayan sa Metro Manila. Pero hindi na po talaga mapipigilan. So pagdating ng January 4, talagang tataas na at hindi na mapipigilan yung pagtaas nga ng pamasahe sa LRT at MRT. Well, Rafi, sana pagtingnan ng gobyerno na huwag naman munang i-impose ito, no? Lalo na may nakaambang i-petition sa Korte Suprema. Matintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tama, mukhang tinayming nila ito na Sunday mag-take effect at walang korte, walang kongreso, lahat, nag-New Year, ano pa, hangover, kumbaga. So, protesta na lang talaga ng taong bayan ang makaharang dito sa Sunday. And so far, sa tatlong attempts nila to increase the fare, naharangan yun ang protesta ng taong bayan noon. So, I guess, masarama nila ang korte, masarama nila ang kongreso, pero hindi nila masasara ang kalsada. So, I really guess that it's up for the people now to show their disgust dito sa rate increase na wala namang katuturan. Mm-hmm. Bukod po sa panawagan sa ERE dito sa mga opisyal, meron ba kayong aktibong pakikipag-usap sa kanila na para sabihan na sana naman huwag munang ituloy itong rate increase hanggat hindi nga nakakapag-file kayo ng petition sa Korte Suprema at makapag-desisyon ang Korte Suprema patungkol dito? Well, during the hearings ng budget nila, tinatanong namin si Franca dito magtataas pa kayo. They assured us na wala namang magtataas. Ibiisip nila yan pero hindi implement. Bigla na lang nilang in-impose ito. Ngayon siguro naririnig naman nila na marami ang tumututol dito. May hearing sa January 8, no? Doon sila ipapatawag namin at doon sila makakausap talaga. Pero sana through this program, Rafi, marinig naman nila na kasi pag ang TRO ng Korte Suprema ay ma-issue, kundi hindi na magkakaroon. Kasi pag na-impose na yan sa Sunday, lahat na nagbayad ng isang linggo, dalawang linggo, bago ma-issue ang TRO, parang mahirap na ma-refund yun. So what if ang desisyon ng Korte Suprema, wala talagang basis yung fare hike pa yun? So di ba nagkagastos yung taong bayan? Mm-hmm. Dapat Rafi, isipin ng gobyerno, itong ang pamasahe sa MRT o sa mass transport is not only para sa commuters, para gumaan ng pamasahe. This is also development tool sa ekonomiya. Kasi efficient yung pagbiyahe ng dapat ng mga mamamayan ng Metro Manila. Efficiency and economy, nakakatulong yan. Pag dismal at wala kang mass transport na affordable, nakakahinder din yan sa development. So yun yung isa sa rason sana na isipin na ng gobyerno at hindi lang yung magsisave sila ng 2 billion pesos na kung saan nila dalhin ng 2 billion pesos, iyon ang itatanong namin sa kanila. Baka namang pork barrel ang gagawin nila dito at kung ano-ano ang proyekto na naman ang pagbibigyan nila nito. Pero as it is, talagang siguro kailangan na nating abisuhan yung ating mga kababayan na maghanda na sa pagtaas nga ng pamasahe sa MRT at LRT. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo. Bayan Muna, Party List Representative Nery Colmenares. Maraming salamat din po.